Sunday and happy Mother's Day sa mga kamother ko dyan. Yes. Lapit kayo dito. Mas maganda dito sa malapit. Oo, dito. Para yung mga darating mamaya, hindi sila mahihiyang mag-forward. Don't worry, walang graded recitation dito. Kaya kahit nasa kung nasa school tayo, di ba nakakatakot sa harap? Kasi pag tinignan ka ng teacher, parang ikaw na yung tatawagin. Kaya kung saan-saan tayo tumitingin. Pero iba naman dito sa lugar ng pagsamba, pag nasa harap tayo, alam mo yun, ramdam na ramdam mo kasi wala kang ibang makikita kundi ito lang yung mga naka-classes kind of speaker lang. Whereas pag nasa likod ka, marami kang makikita sa surrounding mo na pwede makadistract sa'yo. And I praise God today kasi talagang si God, He is a God of arrangement. Share ko lang kasi kagabi ay kahapon birthday ko ni Pastora. So binigyan ko siya ng treat ng husband ko na mag-birthday siya doon sa Naginian. So, ang simple lang naman ang gusto ni Pastor eh. Nandun siya sa ilalim ng puno. Simple yung pagkain. And natin grand yung birthday wish niya na yun. And then after ng service nila kahapon, nagkaroon sila ng fellowship with the cousins. Umabot sila ng 3:30 hanggang 3:30 ng madaling araw. Kaya kagabi, very late na nag-text si Pastor na aking paano ito. Sabi niya, wala akong boses. Nag-chill ako kasi nung Sabado na yun sa Naginian, di ba init-init and then biglang umulan. Siguro nagkaroon ng adjustment sa temperature din nila and then ganun na yung condition ni Pastora. But I praise God kasi ito nga sabi ko nga, kahit sa mga sudden changes, God arranges everything. So, I'm so thankful na tinext ko po si Brother George kagabi. Before 11 p.m. pero kaninang madaling araw, na-receive ko yung text niya. Sabi ko, praise God, hindi ko alam kung anong mangyayari ngayong araw na to, but I do believe na even yung mga sudden changes na ganito, sudden occurrences na ganito, part yun ng plan ni Lord. Kaya nandito tayo ngayon this Sunday. Palakpakan natin sa inyo namin. I'd like to welcome yung mga kasama natin from Warehouse Department. Deaf and mute po yung dalawa dito, pero na-inspire ako kasi yung supervisor nila, si Sir Sander, kagabi nung tinext ko yung sinesend ko na message number sheet. Talagang nag-shoutout din si Sir Sander sa GC namin na warehouse at papangalanan niya isa-isa. O tara, mag-worship tayo 7:30. Kaya nandito sila ngayon, si Armand. First time nila, welcome. Again, I repeat, wala po tayong ina-advertise na religion dito. After all, kahit anong sect tayo, anong denomination tayo, may isa lang ang Panginoon natin. Amen? Lapit kayo dito, China. Ito ka sa harap. Come on. Ayan, so, para may start natin officially yung service, tawagin ko si Brother Jonathan to open the service with a prayer. Praise God, hallelujah. Pray natin ako. Salamat sa kanyang biyaya. Happy, blessed Mother's Day po sa mothers. Talaga namang nakikita natin na talagang nandun yung kanilang init na kanilang bilang ina sa mga anak. So nakita naman natin yun. Praise God, salamat sa biyaya ng Panginoon at lahat ng ito ay sa biyaya ng Panginoon. Inako tayo dito ng Panginoon upang siya ay ating papurihan at pasalamatan. At sinabi ng Panginoon na dalawang tatlo ng kakatipon at naroon ang Diyos sa kalagitnaan. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong kaputihan sa aming buhay. At wala kang ibang itataas sa umagang ito kundi ang inyong kalwalhatian, ang inyong pagmamahal, ang inyong mapuputing bagay na ginagawa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagkilos sa bawat isa sa amin sa oras na ito. Salamat sa bagong buhay na amin natanggap. Sa inyo, Panginoon, ito ay inyong biyaya sa amin. Ito, Panginoon, ay binabalik namin sa inyo ng pasasalamat at papuri sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, ayan niyo po, Panginoon, na kami ay maghayag ng mga awitin. Papuri sa inyo, Panginoon. Kung ibalik namin sa inyo ang pasasalamat sapagkat ikaw ang nagpapala sa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord.
sa buhay ng bawat isa. Ngayon, Panginoon, salamat sa katawan ni Pastor Abeti, Panginoon. Salamat, Lord, sa karagdagan ng taon. At marami pang taon ang ibibigay niyo sa kanya. Ibibigay niyo, Panginoon, ang patuloy na kalakasan sa kanya at gagamitin niyo, Panginoon, siya sa pagpapayag ng inyong mabuting balita. Salamat, Lord. Excited kami sa inyong salita na mahayag sa oras na ito, Panginoon. Purihin kayo ang Diyos sa buhay ni Brother George, Panginoon. Salamat at binabot niyo siya, Panginoon, dito upang mahayag ng inyong mabuting balita, Panginoon, na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus Cristo. Salamat, Lord, at kami ay nagpupuri at papasalamat sa umagang ito sapagkat kami ay nakatayo, kami ay hindi kayo sa floor na ito, hindi talungan, kundi kami ay nagpatagumpay sa buhay na ito. Yes. Ay Kristo, we are your victorious forever, Lord. At ito ang plano ng Diyos sa buhay namin, hindi disaster, not to harm you, not disaster, amen. Kundi sinabi ni Lord, plans to give you hope in the future. Salamat po sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Salamat at dalangin namin, Panginoon, na sila, Lord, patuloy niyo ang katuging, palaguin sa buhay spiritual nila, Panginoon. Hallelujah. At kami patuloy na magkaisa sa gawain nito, Panginoon. At walang ibang iyahayag at si Jesus lamang ang inyong ginawa doon sa krus para sa amin. Salamat din, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, naglinis ng iyong banal na dugo. Hallelujah, kami ay na-born again in Christ. Kami ay inyong creation sa biyaya ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat po sa inyong patuloy na pagkilos at ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Salamat din sa Chongshan Family, Panginoon. Yes. Para niyo sa lahat ng may-ari ng Chongshan, inyo pong pinagpala, Panginoon. Sa lahat ng aming co-worker, Panginoon, inyo pong pinagpala, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong patuloy na ginagawa sa aming buhay. Hallelujah, sapagkat kami ang laman ng isip ng Panginoon. Yes. Wala kang ibang ginawa sa amin, kundi mabubuti lamang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa pagkakataon ito. Pinagpala niyo ang gawain ito, Panginoon, na patuloy niyong palalaguin pa, Panginoon. Purihin kayo ang aming Diyos. Salamat po sa buhay, kaganap, at kasiyasiyang buhay. Thank you, Jesus. At ang lahat ng ito, pinabalik na niyo sa inyo ang mataas na papuri at salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Say that I can't love, I can't love, I can't love.
ang Diyos at Hari ng lahat. Amen! Sumasang
magpabigay ng papuri sa iyo. Lahat ng mga hindi namin i-release, Lord, every time na kami ay magpupuri at sasamba sa iyo, Lord, we get to release everything. Yung mga utterances na hindi namin mabigkas, prayers of utterances, utterances of prayers na hindi namin mabigkas, Lord. Dito namin na ibubuhos yung aming feelings. Dahil alam namin, Lord, na sa mga sumandaling ito, naririto pa sa pagitan namin. Lord, nais namin maranasan ang iyong presensya ngayong umaga. Batid mo ang laman ng puso ng bawat isa na naririto. Yung mga prayers, yung mga hinaing na hindi mabigkas. Lord, allow it to express it through these worship songs.
Good morning to everybody. Magandang umaga sa ating lahat. And it's nice again to be together, praising our God. Masalamat tayo at buhay pa rin tayo ngayon. And especially for those who haven't received the Lord Jesus Christ in their life, please, I would challenge you to receive that gift while it's early, in order that we're going to be both happy. Dahil pagkakahanda ka kasi masaya. And that's the even joy why Christians want to share the Word of God. Dahil papunta kami sa langit, ikaw kaibigan, papunta ka ba doon? If you cannot answer that question, you're in danger. You're in danger, my friend. Kaya, we thank the Lord that He gave us the Bible for us to read it in order that we're going to be informed. Kaya, kahit magkakaibang nating sekta, God is telling us to read this Bible. It is for us, my friend. It's not for individual. The Word of God is an open book. It's for us. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo ay mapariwar ang ating buhay. Ayaw ng Diyos na mabot na tayo sa impyerno. Kaya God gave us this Bible. And my friend, let us read the Bible. You're not being retired, my retired policeman. I was a late bloomer of studying the Word of God. Pero hindi pa huli, pag humihinga ko pa rin. It's not too late, my friend. Kaya, ang utos ng Panginoon, I keep on telling this one in Luke chapter 4 verse 4, sinabi ni Jesus, nang nasusulat, hindi sapat na tayo ay kumain ng tihapay lamang, kundi rin sa salita ng Diyos. Kaya, it's not enough na ito lang ang pinapakain na. Ito, kaibigan, mamamatay siya. Magiging abuti niya. Pero ang ating soul may pupuntahan. Babalik niyan, kaibigan. Kaya, if you're going to receive Jesus in your life, we're going to go to heaven. But if you neglect Jesus, ikaw ay pupunta sa impyerno. And the Lord doesn't want you to go there. Kaya, that will be our lesson this morning. The love of a father. Mga tatay, pagitaas ang kamay. Okay. Thank you very much. Kaya, please parents, for the mothers, Happy Mother's Day. Mga tatay, at saka mga binata.
kung maaari sana ay huwag yung pagpugasin ang iyong mga misis sa araw na ito. Kasi it's their day. It's their day. Kaya, please, if your parents are still alive for the young generation, please take good care of them. Pagbuhay pa rin ang mga parents, please take good care of them. Bumawi tayo. Bumawi tayo ng pagmamahal. Okay, going back to our lesson and our jumping board sa salita ng Diyos ay in Genesis chapter 3 verse 24. If you have your Bible apps, meron ba kayong Bible apps? Please, I don't encourage you to put the Bible in that apps. Di ba, may free movies, you know, free songs. Please, if you really love the Lord, please put the Bible apps in your cell phone. Nakakatulong yun, kaibigan. Yung mga pinapagod natin, yung malalas one, please reject them. Pag nandun sa cellphone mo, alisin mo, nagkakasala ka lang doon. Mas maganda na yung salita ng Diyos ang ilalagay mo dyan para kung may problema ka, basahin mo yun at maliwaganan yung pag-iisip ng tao nito. At least read the Bible. Kaya let's go back. Let's open the Word of God in Genesis chapter 3 verse 24. And may I request that the Bible just stand up to give honor to the Word of God. Sabi niya sa Tagalog dito, Genesis chapter 3 verse 24, ano pat itinaboy ang lalaki at ang legal sa silanganan ng kalamanan ng Eden, ang mga cherubim at ang isang naniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Let's pray. Naginang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po na ng Panginoon ay umalapit sa bagong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iisip mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming hinihinga na hinihiram po namin sa iyo. Panginoon, kami po na naman ay magsasamba, magpupuri sa iyo, linisin mo na naman ang usok isipan. Kung meron kami kasalanan na tawa na nakarangkudas araw, tawarin mo kami, Panginoon, dahil ito ang nagiging balaki kung hindi kami makapagpuri, magpagsilbi ng tama sa iyo. Lord, salamat at ikaw po ang Diyos na mapagpatawad as long as you're going to come to you and ask for mercy. Lord, tulungan mo po ako ang banal na Holy Spirit ang siyang magturo na naman sa araw na ito sa kalagitnaan po namin para maintindihan po namin ang iyong salita. Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Ito'y hinihiling ko sa matami sa pangalan ni Jesus. Let's take our seat. Okay. Dito sa salita ng Diyos, ano? Sa salita ng Diyos. Nung nilikha ang Diyos ang tao, everything is provided. No? Walang problema ang tao noon. Taing tulog lang siya. Ang sarap ang kanyang buhay noon. No? Pero, nagbigay ng Diyos ng babala. May isang punong kahoy dito ha. Huwag yung kakainin yan. Gagalawin yan. Pag hinahin mo yan, kayo ay mamamatay. In short, he did not follow the instruction of God. Kaya, kaibigan, kung hindi mo susundin ang salita ng Diyos, no, magulo ang buhay. Magulo. And as consequences, dahil hindi sinunod ang utos ng tao, ang utos ng Diyos ng tao, sila ay pinalayas doon sa harden. Lumayas kayo, sabi ng Panginoon. Why did the Lord drop them away from the Garden of Eden? Because ang Diyos ay banal. Kaibigan. Hindi maaaring dalawang espiritu ang maninirahan sa taong ito. Isa lang. Isang espiritu lang. Kaya,
Dahil makasalanan ang tao, pinalayas ang Diyos ang tao. Dahil ang ating Diyos ay banal. Look at your mind that small or big sin in the eyes of God, parehas. Maliit o malaking kasalanan, parehas pa rin yan. Dahil ang ating Diyos ay banal. No, ayaw niya ang kasalanan. And because of this, itong tao ito ay is bound to hell already. No? Let's try to open the Word of God in Romans chapter 3, verse 20. At ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 3, verse 23? Sabi niya dito sa Tagalog. Romans chapter 3, verse 23. Sabi niya dito sa English, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasalama at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. You see it? The consequences of sin is that we cannot go to God. Hindi tayo makapunta sa langit kay God dahil makasalanan ko tayo. Remember that? As I said, small or big sin in the eyes of God, parehas na kasalanan pa rin. And because of this sin, this person cannot go to heaven. But as we have studied before, ang ginagawa ng tao, sabi ng tao dito, in order that I'm going to go to heaven, this, ito ang aking gagawin, sabi ng tao. Ito ay, gawa ng tao ito. I'm telling, ito yung gawa ng tao. Sabi niya, papasok ako ng sekta, magpakabait ako, magpapautismo ako, magalay ako. These are the concept of man. Ito ay gawa ng tao. Church. People going to church is nice because in the church, they're going to explain, expound the Word of God in order that we will know. That's the work of the church. Explicar niya yung nilalaman ng salita ng Diyos para maintindihan mo. Kaya, you keep on going to church, my friend. But, it will never save us. Hindi tayo liligtas. Hindi kayo liligtas ng ating church. I will explain that later on. Kagaya din ng kabutihan, it's nice. It's nice to be good. Maganda po ang mabait. Pero hindi kayo liligtas ang iyong kabaitan. Ang kabaitan ay manifesto na minamahal ng Diyos. Manifesto lang yan. It's a sign that you are with God, but it will never see you once. And then again, baptism. Baptism is a requirement of God. Pag ikaw na pala ay ligtas, if you have received Jesus in your life, and that's the time that you're going to be baptized. Hindi mauna yung baptismo bago panakaisalakan, bago salvation. You need first to receive Jesus in your life, and that's the time that you're going to be baptized. And if you're going to be baptized, meron kang responsibilidad na gagawin. You need to share the Word of God. Kaya, umayo kayo. Una ni Apodius. And Matthew 28 verse 19, sabi niya dito, umayo kayo, magturo kayo. And what we are going to teach, that the Father, that the Son, and that the Holy Spirit, hindi yung ating sekta-kaibigan. It's the Holy Spirit, the Trinity. Kaya, pag ikaw ay isang mananampalataya, no, dapat ay magpabautismo ka. And then, you're going to do the responsibility of a church. You need to share the Word of God. Hindi sapat na tayo lang ay nakaupo. Ikaw ay nakapag-aral ng salita ng Diyos at itong mga habitin ng Panginoon dapat rin ay ibahagi mo rin. Para itong mga taong hindi nakakilala sa Diyos ay malaman nila si Jesus. Para rin sila rin ay balik. That's the work of a church. Now, remember that.
we need to indulge ourselves to go and share the word of God. Because I've said, people are dying. Yeah? Kaya, dahil sa itong tao ito ay hindi makakaabot sa langit, ano ang ginawa ng Panginoon? The plan of God is clear. Let's go to the word of God. Let's go to the most popular verse in John 16. The most popular verse. I just want to quote the Ilocano version. If you are here, Ilocano, kasi Ilocano ako, no? But the Ilocano is very nice. Sabi niya doon sa Ilocano, tikas talaunay iti Diyos, iti salabinan, hindi na ibubog yung anak na, na sino man na mamati ka niya na kaya, at mabukaw, magiging may kanitibiyag, na pinanayon. In the English version, unanad niya nga, for God, so loved the world, that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him, shall not perish, but have an everlasting life. Yun yung plano ng Panginoon sa atin dahil itong tao ito ay hindi makakapunta sa langit dahil makasalanan siya. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin na gusto niyang ibalik itong ugnayan na ito, what God did is that He gave Jesus to us. It is Jesus who died for us on the cross, not you, not your religion. It is Jesus, my friend. Dahil ang Diyos ay banal, si Jesus ay walang kasalanan, at tayo ay makasalanan, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa tao, mismo ang Diyos ang gumawa ng remedyo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, at pag tinanggap mo siya, ikaw ay maliligtas. Ikaw ay makapagpunta sa atin. Kung tatanggapin mo si Jesus. Kahit ang Diyos natin ay mapagmahal, kung hindi mo tatanggapin si Jesus, hindi ka maliligtas kaibigan. As I've said, kahit nagsisimba ka, kahit ikaw ay mabalik, kahit may nagpabautismo, because the great question, the question is, sino ba may pang sa cross? Ang iyong kabalikan ba? Ang iyong sekta ba? It's not. It is Jesus, my friend. Gusto kasi ibalik ng Diyos yung ugnayan na yan. Kaya diba, sinabi natin kanina na itong tao ito ay hindi makapunta sa langit dahil sa kasalanan. Pero dahil ang Diyos ay gusto yung ibalik yung relationship, kasi ang nawala sa atin, relasyon kay Diyan. Relationship. That's the one that is broken in the garden of Eden because of sin. Pero ang Diyos ay gusto yung ibalik. Kaya binibigyan tayo ng regalo na itong regalo nito ay si Jesus. At pag tinanggap mo si Jesus, what does the Bible says? Ikaw ay magkakaroon ng buhay na wala. And you can receive this gift today if you want to. Pero hindi ka pinipilit kay Bigan. I'm just only a messenger of God. I'm just only encouraging you to receive that gift while we are still alive. If we are dead, no more chance, my friend. Wala na pag-asa. Kaya, ang kaligtasan ay nagmumula kay Jesus. Pag tinanggap mo siya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. But, natikunan at this only ako, Diyos. And, John chapter 3, verse 17, sabi niya dito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, upang patulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kaya pumunta dito sa lupa para tayo ay maligtas kay Diyan. Iligtas tayo dahil hindi tayo makakapunta sa langit. Dahil marumi po tayo, madumi tayo. Pag tinitignan ka ng Diyos, we are a sinner. Maruming-maruming tayo dahil doon sa kasalanan. Kaya pumunta siya dito sa lupa para iligtas ka. And verse 18, sabi niya dito, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already
because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. In the Tagalog version, sabi niya dito, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Isa ko niya po Diyos. Kaya, pag hindi mo tatanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong buhay, ikaw na ay nahatulang kanakalitikan. Habang nandito po kayo sa lupa, hindi mo, pag hindi mo tatanggapin, nahatulan ka na. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Dahil marumi po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya kaibigan, gusto mo bang mahatulan? Ayaw natin. Sa korte, pag tinitignan ka pa lang yung judge, nahatulan ka na. Sabi ng judge, lalo sa aking Panginoon, nahatulan ka. Pero ang Diyos ay ayaw niya na ganun ang mangyari sa atin. Kaya ibigay niya si Jesus sa atin para hindi po tayo mahatulan. That's the love of God to us. Ayaw niya kaibigan na mahatulan tayo. And then, another one, ayaw niya tayo makundem. Another one is in verse 36. John chapter 3, verse 36. Ito ang sabi sa Tagalog, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Kung hindi natin tatanggapin si Jesus, kaibigan, ang puot ng Diyos ang darating sa iyo. Umut, itilukan, puntot ni Apo Diyos, galit ang Diyos ang sumasaya. Kaya lahat ng mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoong Jesus ay sila ay naghihira. Tingnan mo, sa Saudi, mayaman sila, sa Nangis, mayaman ang Saudi ng Nangis. Pero araw-araw, kaibigan, ay may gera. Kasi wala silang Diyos, kaibigan. Wala silang Diyos. Kaya lahat ang mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Yesus, nahatulan ka na at ang puot ng Diyos ang nasa sa'yo. Kaya lahat ng mga hindi tatanggap sa Panginoong Yesus, mapariwara ang kanilang buhay. Pero pag tinanggap mo si Jesus, ikaw ay naging anak ng Diyos. At pag ikaw ay anak ng Diyos, pagubayan ka ba ng Diyos? Hindi. No, ako gusto kong bumili ng sasakyan kaso lang wala akong paradahan. Kaya kung ano hihilingin mo, ibibigay ng Diyos kaibigan. Bibigay niya kasi ikaw isang anak ng Diyos. Hindi ka na anak ng Diablo. Pero ang anak ng Diablo, ginagawa niya ang gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Nagkakasala pala. Kasi wala pa sa kanya ang Panginoon. Pero pag ang isang tao ay nasa Panginoon, dapat may direksyon ng iyong buhay. May tinatahak kang landas because ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kaibigan, may difference ng isang anak ng Diyos. Itong tao ito ay magbagong buhay. Alam mo, sa isang buhay ng pulis, maraming kalukuhan. Pero pag tinanggap mo ang Panginoon Jesus, magbagong buhay ka na. Dahil ang naninirahan na sa iyo ay ang Diyos, hindi na si Diablo. Kaya, kaibigan, ang Diyos ay gusto nyo balik itong ugnayan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kahit mapagmahal ng Diyos, kung hindi mo tatanggapin si Jesus, hindi mapapasa sa iyo yan. Kaya, ano ngayon ang aking gagawin? Para makamtan ko yung regalo na ibinibigay ng Diyos sa atin.
Kaya sinabi ko noon sa inyo, no, ito ang ating gagawin. Sabi niya, sa Rome, sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9, bakit natin sinasabi? Para pag mayroon kayong Biblia sa iyong bahay o kaya may Bible apps kayo, pwede yung scan, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dito, para matamtan ko itong regalo na itinibigay ng Diyos sa akin, ano ang aking gagawin? Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi niya dito sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9, sabi niya dito, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na bimbong pa siyang mahuli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas. In the English version, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Kaya, meron tayong dapat gagawin, kaibigan. Meron kang dapat gagawin. Participation mo yan. Kaya, ang pagtanggap sa Panginoon Jesus ay kausapin mo siya na masinsin. Ikaw mismo ang makipag-usap. Ikaw. Meron kang gagawin na sabihin mo sa kanya, galing sa iyong puso, na sabihin mo sa kanya na, Panginoon, ako ay isang makasalan. Nagsisisi po ang Panginoon sa lahat ng kasalan. At naniniwala ko sa iyo ang dahil sa aking kasalanan, ikaw po ay napako sa cross at iniligtas mo po ako. Sa tatlong araw, ikaw po ay nabuhay. Sa oras nito, Panginoon, binuksan mo ang aking puso, pinatanggap kita bilang Diyos at ang pagligtas. Ito'y inihiling ko sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. And if you are going to say that prayer from your heart, while putting your trust in the Lord, huwag mong kaligtaan yung oras na yan, yung lugar na yan, yung pizza na yan, at saka yung araw na yan. Dahil yan yung araw na nag-decision ka, na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, na siya na kayo ang maninirahan sa iyo. Ipaubaray mo ang iyong buhay sa kanya. Dahil gusto niya maghari sa iyo. No? Kaya sinabi ko sa inyo, nawala ito nung nagkasala si Adan. Pero ang Diyos na gusto niya ibalik. Kaya dapat ay you ask for forgiveness, you ask for compassion, and believe in the Lord Jesus Christ that He died for you on the cross and can save you. Pananampalataya ka rin dito. Kaya pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, you show it to Him. Ipakita mo na mahal mo siya na you refrain yourself from doing foolish things in life. Do not engage with sin. Lahiwan mo yung kasalanan na yan dahil ikaw na ay anak ng Diyos. Kaya if we pray that we are a child of God, there must be a difference, my friend. Huwag mong pahintulot na magkakasala ka na magkakasin. No. If you are a son of God, you avoid sin. You refrain from doing foolish things in life. But as I've said, we are not perfect. We are still in the human flesh. Nagkakasala ka rin tayo. Huwag mong isasadya na gumawa ka ng kasalanan. Lalo na itong pag-isip na ito. At saka ito. Nag-isip ng masalap. No? Ito nakakita na hindi tama. Kaya sa mata ng Diyos, lahat po tayo ay makasalanan. But we can ask for forgiveness. Yun ang maganda. Sa isang tunay na anak ng Diyos, bakit nagkasala siya, nakundig siya kaagad, Panginoon, kasala po na naman ako. Ito ang aking nagawa. Tawarin mo ako, Panginoon. Because that is the work of the Holy Spirit. Yun yung trabaho ng Holy Spirit. No? Kaya pag tinanggap mo ang si Jesus, yung banal na Holy Spirit, ang siya na nilirahan na sa'yo. Siya na rin ang nagsasabi na, huwag mong gagawin yan.
lumayo ka dyan. Kasalanan niya. Yun ang maganda sa isang tao tumanggap sa Panginoon. Ang banal na Holy Spirit ang siyang nagtatrabaho sa atin. Ulitin ko ulit, kaibigan, ang pagtanggap sa Panginoon. Kung hindi mo pa alam kung saan patutuha yung kaluluwa, mamaya, pausapin mo siya mismo. Nasabi ko sa kanya na, Panginoon, ako ay isang makasalanan. Nagsisisi ko ako, Panginoon, sa lahat ng aking kasalanan. At naniniwala ako sa iyo dahil sa aking kasalanan, ikaw po ay napako sa cross at iniligtas mo po ako. Sa ikatlong araw ko po nabuhay. Sa oras nito, Panginoon, binigyan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Diyos at nagpakaligtas. Ito'y iniling ko sa kami sa pangalan ng Jesus. Amen. Ano ngayon ang mangyayari sa taong tumanggap sa Panginoon? This is the last one. Sabi niya sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. John chapter 1, verse 12. Sabi niya dito, dadakwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay tinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatunid bagay, ang mga pagsisipalataya sa kanyang pangalan. In this text, there's the word receive, tumanggap at nanampalataya. Kaya pag tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso and you put your trust in the Lord Jesus Christ, you are now a son of God. Ikaw na ngayon ay isang anak ng Diyos. Kaya pag tayo na ay anak ng Diyos, kaibigan, maging modelo tayo ng Panginoon. The life of Christ must be seen in us. But as I have said, we are not perfect. We are not perfect. We still commit mistakes. Parehas lang tayo na tao. Nakakamari din ito. Put that into your mind. But as a believer of the Lord, you try your best to refrain from doing all these things because you are now a son of God. Kaya kaibigan, may nagmamahal sa atin ang Diyos. Inihintay ka lang. Even though the love of God is there, as I've said, if you're not going to take Jesus, it will never happen. Kaya God is calling for you. And then, magsisi ka na yung kasalanan and believe in the Lord Jesus Christ. Kaya, iyan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan. May habiling siya sa atin. The love letter, the Holy Bible, is with us. And please, read the Bible. Kaya kaibigan, pasalamat mo naman ako. Happy Mother's Day. My friend, somebody loves you. God loves you. God is waiting for you to take Jesus into your life. To God be the glory. Happy Sunday. And let's enjoy our job. Kasi kung hindi kayo magtrabaho, wala kayong pamakain sa ating pamilya. Kaya mahalin mo yung trabaho. Pinakasok na rin ako. Maraming salamat. Salamat po sa message. Napakaganda, no? Busog na naman tayo ngayong Sunday. And gusto ko lang reiterate yung mga takeaway natin sa message kanina. Please, dito sa workplace natin, laging parang ginagawa ng joke na, ay sana all kasi kayo anak kayo ng Diyos. Let's refrain from saying that because that is just rightfully said sa mga pag may mga nakuha tayo, pag may nabibigyan ng tuhor, o kasi tayo lang ang anak ng Diyos. Please, starting now, at narinig natin yung message, that is just entitled sa mga anak ng Diyos, sa mga tunay na anak ng Diyos, with no sarcasm. Okay? So, ito po yun, tako lang pa rin po tayo. Ito yung palagi namin sinasabi sa worship na, marami tayong narinig na po, worship pa. Tao tayo eh, nasa flesh pa rin tayo, nagkakamali. That's why we are coming to worship, well, alam natin na dito tayo gumagawa kay Lord.
kung hindi natin mabuild ang relasyon natin sa kapwa natin, how can we even restore our relationship with the Lord? Kaya dapat unahin muna natin yung relasyon natin sa isa't isa. The past weeks, this is what I've done. Kaya po ang laki na nare-release sa amin. And I praise God for that. Si Lord po ang tinataas ko doon dahil siya po ang gumawa ng paraan para mabuild ulit yung relationship within their daily environment. So, tumayo po tayong lahat. Muli, gusto kong batingin yung mga kapwa ko, Mother's Day, doon ang Happy Mother's Day, yung mga na-late tumating kanina. Salute! Sabi ko sa inyo, ang pagiging mother, pag inigilit tayo ng Mother's Day, is a privilege. Kasi hindi lahat ng babae pwedeng maging mother. And even din sa mga father, maging mother na din. Sir Lady, I salute you. Thank you! Hallelujah, praise God. Kami po lang nagpapasalamat sa Panginoon sa amin niya. Yung aking nanay din, nanonood to pag-gabi. Happy Mother's Day, ma'am. Saka sa mga mother na rin dito, Happy Mother's Day po sa inyo na. Para sa inyo po, impronto po ito, ha. Wala po sana ang natatawa. Sama.
mothers ninyo, yung mga asawa ninyo, yung asawa ninyo, ha? Patingin nyo na sila. A message coming from the heart. Thank you. Thank you for worshiping with us. See you again next Sunday.